Hi guys! Welcome dito sa The Sun Tarot. Reading nito ay for collective for anyone who can resonate sa reading nito. This is a love reading for collective. Your energy at this time, energy of viewers. Nine of Pentacles. You're grounded, confident, and maybe kayo ng family mo confident and contented sa buhay na. Paano man yung buhay niyo, contented kayo, you feel blessed, and confident ka kung ano yung trabaho mo, kung ano yung source of income mo, and natural yung confidence mo eh. And also, you're independent. So, maring kahit na may partner ka na o may willing naman na mag-support sa'yo na nandyan na sumusuporta sa'yo, partner or family na nandyan for you, talagang nagtatrabaho ka din, no? To earn your own money, hindi ka umaasa eh, sa partner mo or else sa pamilya mo, hindi ka umaasa. When it comes sa kaperahan o sa pera, talagang you make your own money and talagang may pagmamalaki mo sa sarili mo at sa iba na may sarili kang hanap buhay na you work hard for what you have. You work hard to earn money na sarili mong kita ang binibili mo ng gusto mong bilhin, ganon. Ibig sabihin, hindi ka tamad, no? Or sarili mong income, yung ginagastos mo. Hindi ka umaasa sa iba. So, more information about you. King of Swords. And Seven of Wands. Defensive ka, cold. Maring inareceive ka message pero parang wala lang sa'yo. You're not emotional about it pag nababasa mo. Kasi defensive ka. Para bang with this card of na alam mong may gustong kumausap sa'yo o alam mo na parabang critical ka mag-isip, no? Sa intensyon ng tao na yan. Kung nag-message man sa'yo, critical ka na, ganito pera lang kailangan yan, o kaya ay basta ganun ka, parang ganun, o kaya ay babalik na sa akin kasi wala na sila ng ex niya na isa, parang ganun, no? Wala na sila ng third party, parang mga ganun ba yung thoughts mo ba, na nandito na naman sa akin yan mangulit, o sa akin na naman mangulit yan kasi eto na naman yan, o baka kailangan na naman ng pera, o kaya ay wala na sila ng third party, wala na mapuntahan niyan, mga ganun ba? So ganun ka, parang you're cold and defensive as well. Or else, kung merong humihingi ng tulong sa'yo, para bang critical ka, no? Mag-isip sa mga, o kaya yung mga tao nag-approach sa'yo, defensive ka sa mga tao nag-approach sa'yo, or yung mga taong nakakasalamuha mo na parang kilala mo na sila. Mga ganun, kung anong ugali nila. Kunwari, makipagmabutihan sa'yo kasi maring may kailangan lang, ganun. Kipagplastikan lang. Mga ganun, ganun yung iniisip mo. So, parang alerto na agad yung isip mo. Sharp and your intellectual, logical mag-isip. Meron ka namang binabasihan, maaring dati naloko ka na o naisahan ka na. Parang ganun. That's why tinatandaan mo lang yung mga nangyari sa'yo in the past for sure. O may deceit na ginawa sa'yo. O panloloko. Ganun. Ano pang energy mo yun? Okay.
I had a once and a reverse and a page of pentacles and reverse. Clarification with that. Ayaw mo mag-take ng action when it comes to ex me. Para magkabalikan kayo. Ayaw mo. Maring you're dealing with your ex na lalo kung mini-message ka niya o may message from your ex or past person, you're cold, defensive. You're not willing na mag-start ng relationship with that person. Dahil, ano tingin mo? Iba yung intention niya sa'yo. Hindi yung mahalin ka. Oh, na iba yung intention niya sa'yo. Kunwari, pera mo, o status mo, o kunwari ay wala na siyang napunta ng iba, o dahil may kailangan lang siya sa'yo, dahil gagamitin ka na naman niya. Mga ganun ba, no? O para i-take advantage ka lang niya. Mga ganun. Ano ang narating sa buhay mo? The world in reverse. So that. A new beginning with someone na ikaw ba itong naging guarded o naging defensive dyan sa iba energy, nine of wands and reverse. Ikaw nga yan na naging defensive ka sa kanya, na parang kinakabahan ka na masamay intention niya sa'yo, o isihan ka lang niya, lukuhin ka lang niya, mga ganun ba, na naging guarded ka sa kanya, na parang hindi kabado ka na, nakabado ka na, wala kang tiwala na sa kanya eh. Pero ibababa mo din yung guard mo sa huli. Magkakaroon ng yung beginning sa inyong dalawa, or another cycle. Ayun, ma-unite din kayong dalawa. Magkaroon ng reconciliation, balance din yung dalawa. You will be in a relationship with the Two of Cups. May nagtataka dyan kung bakit wala akong boses daw minsan. Kasi nga, inuubo po ako. Puso kasi yung trangkaso ngayon. So, may hina yung boses ko kasi medyo, ano yun, may trangkaso kasi ako eh. Ano yung feeling sa'yo ng person mo na yan? Super attracted sa'yo kasi parang empress din yung the earth mother na yun, no? Super attracted na talagang dinidesire ka ng person mo na yan, na you're so blooming daw, you're marriage material, para bang attracted siya sa ikaw, yung natural na ikaw, kung ano ka talaga, hindi yung fake na ikaw, kundi kung ano ka, kung ano yung totoong ikaw, kung ano ka talaga, no? Yung natural na ikaw. Kahit simple lang, mas na-attract siya sa'yo na simple ka, na natural ka, hindi ka maarte. Ganon. Ano naman ang ano pang feeling sa'yo ng person mo na yan? Parang gusto ko niya mapangasawa kasi wala kang arte-arte sa buhay. Hindi ka maarte. Pride ba yan? Sorry guys. Upright ba itong dasan na to? Palang pa yan eh. Yeah. Ikaw yung dinidesire niya. O gustong-gusto niya, no? Gustong-gusto ng damdamin niya, ng puso niya. Ikaw yung happiness niya daw. Ikaw yung gustong-gusto niyang o dinidesire niya na makasama sa isang bahay. Na bumuo ng family with, na feeling niya magiging masaya talaga siya. Magiging napaka bright ang future niya, napaka maliwalas, masaya,
active and positive yung life niya with you. Kahit simple lang yung buhay niyo. Parang napakaganda ng bawat araw, buong araw niya, bawat gabi niya with you. Parang ganun, na life is good, life is beautiful, no, with you. Pag ikaw ang napangasawa niya, ganun yung person mo. Pakaisipin mo, lulukuhin niyo naman ako nito. Mga ganun. Ano ka na agad, eh, alerto ka na. Kumbaga, advance na agad yung isip mo. Maring nadala ka na sa kanya. O sa iba mong past person din. Mga ganun. You make your person feel happy. Pag nakikita niya yung mukha mo o yung picture mo, ganun. Hindi. Pag ini-imagine ka niya, pag iniisip ka niya, nabubuo kayo ng family, na meron kayo i-build, which is a family together. Yeah. Nag-overthink siya. Nakaisip, nakaka-imagine, nabubuo na kayo ng pamilya, nabumuo na kayo ng pamilya, mga ganon. Sino pa nang imagine yan? Only in imagination niya. Hindi pa nangyayari in reality. Mga ganon. So, ano yung message ng angels for you? Affirmations to lift up your thoughts and energy and to attract what you desire. Use positive affirmations. So, para ma-attract po yung ano yung dinidesire mo, use positive affirmations. Sa akin nga, sinisigaw ko dito eh. Ano yung gusto ko? Gusto kong ng pera. Ganun. Hiwan ko lang. Basta ganun ako. Ganun yung affirmation. Pero iba, ano lang naman. Parang timing lang, no? Ano na talaga ako? Rinig, buong barangay, charot joke lang. Gusto ko na maraming pera. Gusto kong yumaman. Gusto kong, ano pa? Gusto kong mamuhay ng prosperous, affluent, mga ganun. Ano pa ba yung mga affirmation? Basta mga ganun yung affirmation eh. Sinampulan ko na kayo kung ano affirmation. Ito ata, affirmation to na card eh. Radek eh. Ito. All that I desire comes to me easily and effortlessly. I know this to be true, for I am abundant in all that I do. O, di ba? Affirmation yan. Sample lang yun. So, ano yung ano, sample sa'yo na affirmation? Tingnan natin. Rebounds, for it lives in the silk of my bending, the knots in my truth, the eye of becoming. Parang ano naman to? Hindi to affirmation eh. The witness swallowed in stillness. Ano naman to? Hindi to affirmation, guys. Ano to? Parang poem. Ito. Iba naman yan. Hindi yan affirmation. Ito kaya. Row 1. There is no need to fear. Dear one, protected you are and protected you always be. So, wala ka daw dapat ikatakot kasi you are protected and always protected. Wow! So, eto na lamang. Joke lang. Ano ba yung mensahe sa'yo ng person mo na yun? Mensahe niya sa'yo, message sa'yo ng person mo. Gusto niya makapag-ayos. Oh, positive siya, positibo siya, na, ito madami to eh. Ito lang. Positibo siya na magkaayos pa kayong dalawa. Na, hindi siya nang wala ng pag-asa na magkakasundo din kayong dalawa. Na, darating yung araw o day, no?
yung panahon na magsasama din kayo sa isang bahay, na magiging masaya din kayo, na maibsan yung kalungkutan nyo, mawala na yung kalungkutan nyo kasi makapiling nyo na yung isa't isa. That's why gusto niya ng new beginning with you, relationship with you, kasi nahinayang talaga siya sa iyo. Kapanghinayang-hinayang ka daw talaga. Malungkot ang buhay niya without you. Katauhan na daw siya. Hindi na daw maging stuck pa yung connection niyo. Hindi na daw siya yung parang magja-juggling. Hindi na daw siya yung unsure when it comes sa connection niyo. Alam niya na kung anong gusto niya, which is a new beginning. Kasi mahal ka daw niya. Mahal ka ba talaga ng person mo na yan? Hindi. Hindi daw. Na-attach lang yan sa'yo emotionally. Na-attach lang yan sa'yo emotionally. Iba naman yung love, no? In love sa na-attach. Naging emotional lang daw siya sa'yo, no? Emotional, na-attach. Na gusto ka niya makasama at pumuno ng family with you. Kung may mga red flags yung person mo, nagbago na ba yung person mo? Oo, nagbago na siya. Kasi nahirapan siya eh. Parang naging baggage. O nagkaroon siya ng baggage. O nag-overthink yan ng problema na para bang nahirapan siya sa buhay. Parang bigat na daladala niya palagi. Simula nung naghiwalay kayo o nung nagkaroon ng conflict sa inyo with the five swords, nung hindi na kayo magkasundo o lalo na kung naghiwalay kayo yung dalawa, talaga naghinayos siya sa'yo. Mas lalo siya na-attach sa'yo. Hindi ka mawala sa isipan niyo with the ten of wands. Kung kaya ikaw talaga ang pinapangarap niya, ikaw yung wish fulfillment niya, ikaw yung gusto niya mapangasawa at magkaanak kayo at mamuhay na kayo ng peaceful at masaya. So ganun guys. Upright ba itong six of swords? Kung saan na lumabas yan? In reverse. Ayun, gusto niya talaga bumalik sa iyo. Ipaglalaban ka niya. Kahit may conflict pa, kahit na may competition pa, kahit may bang block pa, talagang decidido siya, prosigido siya. Ganun. May nalaman siya na ayaw niya nang patagalin pa, ayaw niya mag-antay. O mag-antay kung kailan yung tamang panahon. Ganun. Kasi, naging impulsive na nga yan. Kasi mas lalo lang daw matagalan, hindi magsasucceed yan. Kung patuloy lang siyang mag-juggling, walang mangyayari, matingga lang, ganun. Parang nag-imagine lang siya na hindi mangyayari in reality, ganun. Buti nakarealize yung person mo, kaya makipag-reunite na siya. So that you will build a strong bond. Para magkaroon na ng balance in yung harmonious relationship and para matibay na yung relationship nyo, yung connection nyo, para strong na yung bond nyo, para kasama nyo na yung isa't isa. Ayan, no? Para makapiling nyo na yung isa't isa, para hindi na kayo maghiwalay, para matibay na yung pagsasama nyo, matibay na yung relationship nyo at merong equal give and take balance eh. And willing siya mag-invest siya actually, no? Hindi na siya magdidilamot pa sa'yo ng atensyon, panahon. Hindi na siya maging selfish. And also, ito ang gusto niyang buhay with you. Parang kahit simple lang, pero masagana. Maraming pagkain. Talagang masaya na siya doon. Masaya siya pagkasama pa niya. So, ganun. Parang ikaw yung source of happiness niya. Pag nandiyan ka, enough. Masaya siya. Basta madami kayong pagkain. Mga ganun, madami kayong source of income. So, ito na lamang guys for collective reading. Sa mga baguhan pa dito sa akin, ay wait lang. Tingnan ko muna to kung ano yung gusto niya sabihin sa'yo dito. Sa card na to. It was my fault but I blamed you. So, kasalanan niya daw pero ikaw sinisi niya. So, kung ano man yun, no? Maring nung nagkaroon kayo ng conflict, siya naman talaga may kasalanan pero ikaw pa yung sinisi niya. So, doon na lamang guys for collective reading. Sa mga baguhan pa rito sa akin channel, please do subscribe. At huwag po ninyong kalimutang i-click ang bell button. Nang sa ganun ay ma-notify kayo sa mga susunod na videos sa upload ko. At pag-like naman po, pag-comment na din sa ating comment section box. Lalo na sa mga nakarationate sa reading nito.